na po nating silipin ang mga balita sa Payagan at online dito lang sa News and Views. Alright, banner story po tayo mula sa Manila Bulletin. Campaign for all local bets begins. Asahan na po na mas iingay na ang kampanya dahil sasabak na sa kampanya ngayong huling Biyernes ng Marso ang mga tatakbong local candidates para sa 2019 midterm polls. Ang timeline po ng kanilang kampanya ay from March 29 hanggang May 11. Ang mga kasama sa local campaign ay ang mga tatakbong district representatives, ang provincial officials tulad na lamang ng governor, vice governor, board members. Kasama na rin po dito mga city officials at municipal officials tulad ng mayor, vice mayor at mga konsehal. Paalala naman po ng Comelec, narito ang ilan sa mga pinagbabawal simula March 29 ngayong araw po yan. Una, ang ban po sa construction sa public works projects. Number two, ban sa delivery ng materials para sa public works. Number three, release disbursement at expenditures ng public funds. Number four, appointment at hiring ng bagong empleyado. Number five, pagbuo ng mga bagong posisyon. At number six, promotion at pagbigay ng salary increases. Muling paalala po ng Comelec sa lahat ng mga kandidato na tiyaking maging malinis at mapayapa ang ating kampanya hanggang May 11. Sa kaugnay na balita ng Jules, ang banner story po ngayon ng The Philippine Star, Comelec to candidates follow the campaign rules. Nagpaalala nga po ang Commission on Elections o Comelec sa mga kandidato na sundin po natin ang mga rules and regulation kaugnay nga po ng midterm elections. Sinabi pa po ng Comelec na iwasan daw po ng mga kandidato yung bang iritahin yung publiko dahil sa paggawa ng sobrang ingay para makuha nyo lamang po ang atensyon ng mga botante. Ito ay dahil na rin po ang tendency raw po kasi ng mga kandidato gawing festive o yung tila ba parang piyesta yung mga campaign sorties. Sabi rin po ng Comelec, pinaalala nila sa mga candidates pagdating sa campaign ads, ha, bawal nyo pong ilagay yan sa mga publicly owned LED o LCD screens, yung pong mga nasa highways at maging sa mga kalsada o yung pong mga nasa public buildings. Bawal rin po ang mga campaign ads sa mga patrol cars, vehicles or ambulances. Basta po pagmamayari ng gobyerno, bawal po yan. Yung sa mga waiting sheds, sa mga schools, sa mga street lamps, yung mga post na yan, bawal po yan. Kasi nitong mga hindi pa man nagsisimula yung local campaign, ang dami na nating nakikita, di ba, na mga illegally campaign ads. Oo nga. Importante po na sumunod tayo kasi tayo yung mga maglilingkod sa bayan. So reminder, dun lamang po tayo sa mga common poster area maglalagay. So for us naman na mga botante, pwede nyo namang isumbungin sa Comelec kung may mga lumalabag. Take pictures para may mga pieces of evidence tayo para ireklamo yung naturang kandidato na lumalabag sa mga election booths. Sakto alas 12 kagabi, marami na agad ng mga tauhan ng mga tumatakbo siguro mga konsehal at sa kanilang mga official na talagang nagpo-post na ng kanilang mga tarpaulins. Maging sa amin, laki usap. Oh, eh, friend ko naman yung tumatakbo. Oh, sige. Pag private houses, pwede naman eh. Basta may consent. Sa mga houses, pwede naman. Pwede naman. Punta naman tayo sa Manila Bulletin. Isa pang pangkalikasan naman tayo. DENR mobilizing communities and cleaning esteros and rivers draining into Manila Bay. Ibababa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mahakbang nito para sa long-term rehabilitation sa mga estero at river. Sa March 31, magsasagawa po ang DENR ng simultaneous cleanup ng Manila Bay tributaries na binansagang Battle for the Rivers and Esteros. Ayon kay DENR Secretary Roy Simatu, layunin po nito na ma-involve ang mga communities at i-empower ang mga ito para protektahan ang kanilang sariling waterways. Ginagawaan niya ito ng DENR para immobilize ang community participation sa pamamagitan ng tulong ng mga barangay executives. Talagang sa akin, malaking bagay talaga na ibinaba ang responsibility sa barangay level. Kasi kahit na, you know, sabihin ni Presidente Duterte, linisin natin ang Manila Bay, gumastos tayo ng ganitong kalaking halaga, pero kung sa barangay level, hindi tayo na iingatan na o nababantayan ba na linisin to, eh, wala rin ng magandang Manila Bay na nagawa. Saka sila yung malapit din dun sa area. Eh. Kung hindi sila mismo yung magmo-monitor, hindi sila yung mismo yung maglilinis, talagang mahihirapan tayong ibalik ang ganda ng Manila Bay. Magiging temporary yung beautification project. Nag-river cruise kami last week kasama PCRB, Pasig River Rehabilitation Commission. Kasi totoo, nilinis sa Manila Bay, pero parang after a week, yung isang estero, puro basura na naman.
So nasa barangay talaga. Level talaga. Kailangan sustainable development. Right. Mm-hmm. Tapos may isang community rin, ayaw nilang palinis yung estero kasi may mga nakatutok pang sniper. Oh. Mm-hmm. Kasi parang gusto nila as is lang. So sana mag-cooperate lahat ng communities kasi sayang naman. Mm-hmm. Oh, yes. Sayang. Katakot naman yun, may ganun pang gana. Bakit kaya nila pinoprotektahan ang kanilang mga... Pero alam mo, dapat linisin na rin nila yung estero nila dahil it's also for their own good. For their health. Mm. Of course, mas maganda kung mas maganda yung kapaligiran natin. Ayan. Good vibes naman tayo mula pa rin sa The Philippine Star, Wurtzbach, and Wax Unveiled. Wow. Siya lang naman ang katangi-tanging Pinay o Pinoy na may wax figure sa pinakasikat na Wax Museum chain's flagship dyan sa Hong Kong Madame Tussauds. Pakiramdam nga niya ay nanalong muli ang Miss Universe 2015, lalo na't dati-rati ay binibisita niya na lang ang Wax Museum sa Las Vegas, US of A. At ngayon, nagawa na siya ng figure na ito. I quote, "I'm going to look young forever," unquote. Nangyari nga itong pagkakaroon niya ng wax figure dahil na rin sa request ng Filipino visitors roon. Kung makikita ang larawan, yung wax version, same ng suot doon sa naging laban niya sa Miss U na Swarovski embellished royal blue ball gown by Michael Cinco. Eh, isang karangarin of course, kung ikaw mismo dati binibisita mo lang talaga at ngayon, eh, nakikita mo na yung sarili mo doon. Kumbaga, you are immortalized, di ba? Kaya, eh, proud ako kay Pia. Tayo naman talaga. Pati ngipin. Perfect. Hindi kinuha daw talaga yung dental records ni Pia. Para talagang makuha talaga. Tsaka bawat angulo daw yung hair color niya. Meron pa daw sa natural light. Pati yung eye color niya, lahat daw talaga. Oh, pati yung mga facial expressions niya kinuha. If I'm not mistaken, parang 6 months ago kinuha yung mga features. Galing. Ang galing, di ba? Parang hindi ko maaaraman nung una sino dito yung totoo at sino yung wax. So na-maintain niya itsura niya for the past 6 months. Yun ba? Isa? Yung sustainability na naganap. O ngayon naman mula sa PTV Online News, 71 new HIV cases detected in SoCot since January. 71 bagong kaso po ng human immunodeficiency virus o HIV infection ang naitala sa South Cotabato. Sa loob lamang po ito ng unang 3 buwan ng taon. 21 po ang naitalang HIV cases noong Enero, 29 naman po noong Pebrero, at 21 noong ikalawang linggo ng Marso. Ayon po sa naitala nila, 68 cases mostly ay kalalakihan na may edad pong 25 to 35 years old. Samantala, 3 po ay kababaihan. Ang pinakabata po nilang naitala is 13 years old. Mm-hmm. Last year nga daw po, meron silang naitala na 13 na high school students ang involved o nai-report na meron pong HIV. At isa pong nai-report na acquired na disease through illegal drug injection. Ang mga pasyente ay nakatanggap ng libreng antiretroviral drug treatment kung saan pinipigilan nito ang multiplication ng virus at pigilan ang pagkalat ng sakit. Mga pasyente po ay mga walk-in po ito sa clinic ng IPHO's HIV/AIDS Core Team Clinic sa Provincial Hospital ng Coronadal City kung saan nagkaroon po ng mobile screening activities sa iba't ibang parte po ng probinsya. Ang clinic po ay nagbukas noong Hunyo 2016 at isa po ito sa mga accredited na HIV/AIDS satellite at ito po ang pinakaunang facility that is funded and operated by an LGU. Very alarming, ano? Pero buti na lang, di ba, we have a law na naman para mas maging accessible ang mga services sa mga affected ng HIV. Free yan, eh. Alam po yung medication. Yes. Actually, ako nagpapacheck ako every 3 months, child. Dapat good, nga lahat magpacheck up sa ganyan. Libre. May pamigay pa silang mga condom nga, eh. Mm-hmm. Yung, ano mo kasi sabi, di ba, meron tayong mga na-interview dito ng mga doktor, sabi nila, eh, marami itong mga Pilipino, eh, nahihiya talaga magpacheck up. Pero sabi nga ng ating ng Miss Universe na si Catriona Gray, this is a health condition. Hindi naman daw po ito yung definition kung sino ka nga ba talaga.